Hello Kabarya, welcome to my YouTube channel, and this is Ogie TV Coin Hub. Kabarya, nagbabalik na naman po ako para sa isa na namang topic natin for today is about dito sa 5 peso bagong bayani ng commemorative coins. Pare guys, kung magkano na nga ba ito? So, year 2023, January, magkano na nga bang kanyang collector's value? Bali guys, may mga nagsasabi, yung mga ibang mga coin vlogger na nagko-content about sa bari na ito guys is nabibili ito sa halagang 6,600 pesos. Bali guys, meron ako ditong guys, nag-iisa lang kasi ito guys eh. Kumbaga sa condition na hawak ko ngayon is bigagandahan. Pakaswerte ko naman, pwede ko pala itong ibenta sa halagang 6,600 pesos. Bali guys, ang condition ng hawak kong barya ay nasa almost uncirculated. Pero guys, take note guys, kung yung hawak nyong barya na ganito is hindi na po kagandahan. Face value na po siya at not for collectibles na po ito. Lagi nyo pong tatandaan. Bali guys, kaya ko lang po ginawang itong content na ito is para malaman po natin sa Numista Record kung may katotohanan nga ba ang sinasabi ng mga ibang content creator natin dyan na nagkakalaga ito ng 6,600 pesos. Atin pong alamin sa video na ito. Bali guys, dumako na po tayo at wag na po tayong paligoy-ligoy pa at alamin na po natin ang katotohanan sa likod ng bagong bayani na 5 piso na sinasabi na nagkakahalaga ng libo-libo. Atin pong alamin sa Numista. Bali guys, dumako na po tayo sa ating Google search. Guys, bibigyan ko po kayo ng idea about dito para basic na rin po at matutunan nyo rin po kung paano ma-research yung mga barya na gusto nating i-research sa Google. Bali guys, tatype lang natin yung 5 piso bagong bayani Numista. Bali guys, talagay nyo ng Numista lagi yung dulo para yung mga gusto nating i-research na barya is makikita po kaagad. Bali, sa-search na po natin. Yan po. Sa-search natin guys, yan po, nakita po natin yung N na logo and n.numista.com. Tapos nakalagay po dyan yung 5 piso bagong bayani Philippines Numista. I-click lang po natin yan. May logo po yan ng bariyang ating tinatopic natin for today. Po, andito na po tayo ngayon sa Numista at ang kanyang record. Lagay po ang 5 piso bagong bayani. At meron din po siyang features. Issuer, Philippines, period, Republic, 1946 dated. Type, circulating commemorative coins. Bali guys, ang barya nito guys is nagsa-circulate pa po sa ating sirkulasyon at patuloy na ginagamit pambayad sa atin mga binibili sa araw-araw. Year 2014. Value, 5 piso po ito. Tinatanggap pa po ito ngayon sa sirkulasyon. Hindi pa po ito demonetize. Currency, piso. Position, nickel brass. Weight 7.75 gram. Diameter 26.9 mm. Thickness 1.9 mm. Shape round. Bali guys, sa commemorative issue nito guys, makikita natin ang kanyang obverse, bagong bayani, at yung lettering ng Republika ng Pilipinas. At makikita po natin yung 8 faces of workers aircraft in the background. Bali yes, ito yung guys yung nasa kanyang kaliwa, parting kaliwa, kung obverse niya. Lettering, Republika ng Pilipinas, United States of Saudi Arabia, Malaysia, UAE, Canada, Japan, Australia, Qatar, United Kingdom, Mexico,
Hong Kong, Singapore, Kuwait, Taiwan, Jordan, South Korea, Germany, Poland, Bahrain, France, Oman, Israel, Lebanon, Libya, Guam, Switzerland, Norway, and then bagong bayani. Translation, Republic of the Philippines, new hero. Baligas, pinapaiwatig lang nito sa kanyang Ubers. Ito po yung mga ano natin, mga kamag-anak natin na nag-a-abroad, na ipagsapalaran para sa pamilya. Yan po ang kanyang nilalarawan. At dito naman po sa kanyang reverse, family with two children at right bank seal at left airplane at upper left. Script Latin. Lettering 2014, 5 piso, Bangka Sentral ng Pilipinas. Translation, Central Bank of the Philippines. At meron po siyang edge na plane. Bali guys, ito yung nasa kanyang bating kanan. May kita po natin ng 2014. May aeroplano. At may logo din po ng Republika ng Pilipinas. Bangka Sentral. At sa gawing kanan, sa ibaba, may kita po natin ng F mint mark na tatak po ng ating Pilipinas pagdating sa mga currency ng mga bariya. May kita po natin yung 5 piso na logo, and then bali guys, parang nilarawan nito guys yung mag-a-abroad yung isa o di kaya yung pamilya ay galing abroad. Ayan guys, dumako na tayo guys sa kanyang suggested value or collector's value based on Omista. Manage my collection. So guys, dito tayo sa kanyang based on Omista record na pwedeng ipresyo sa coins na ito. Para guys, sa 2014 PI ginawa, wala siyang nakalagay guys kung ilan na lang ang mintage niya. Bali, lumalabas ng bari na ito guys is for survival number na lang. At ang nabibili na lamang po sa ganitong mga bariya is yung mga uncirculated condition. Take note nyo po guys, kasi number one rule po yan ng isang collector. Pag bibili po sila is yung, syempre yung kagandahan na bariya. Yung pwedeng i-collect, alam nyo na yun. And guys, dito tayo sa kanyang price guide on Lumista. Sa very fine, kakalaga siya ng 25 pesos. Sa extra fine, kakalaga siya ng 51 pesos. Almost uncirculated, meron siyang 120. At sa uncirculated, meron din siyang 120 based on collector value on the Mista price guide. Bali guys, itong coins na ito talaga guys, kung ikaw ay may hawak nito as a collector value, dito po sa Pilipinas, dito lang po sa atin, pwede nyo po itong ipagbili o ibenta sa halagang 30 to 50 pesos ang isa. Depende po kasi yan sa condition guys, pero much as possible is nasa uncirculated po dapat ang condition. Sana guys is meron po kayong natutunan sa ating topic natin for today. And huwag niyo po sana kakalimutan na supportahan po ang ating channel at maghahayag po tayo ng mga tamang impormasyon tungkol sa mga bariyang meron ng collector's value. And guys, pasegue nga pala guys sa mga ibang content creator, mga vlogger, coin, numismatis. Who are you? Sana naman po guys is itama po natin ang ating mga